Hello guys, it's me again Camilla and welcome back sa aking vlog. Today, may gagawin tayong TikTok hacks at susubukin natin kung totoo nga ba yan. So without further ado, let's go to the video. So eto nga yung nakita kong hacks sa TikTok. So yan, lalagay ko dyan, somewhere dyan, kung saan ko man nilalagay, no? Pero yun nga, tungkol nga yun sa kung paano ba ang tamang paglinis sa strawberry. Apparently, if you wash your strawberries in water and salt, all the bugs will come out, which I didn't even know there's bugs in there. Anyway, you get your water and your salt. I already did that part. You put your strawberries in, and little critters will come out. Look at that. Look at that! So, tama-tama naman kasi, no, bumili ako ng strawberry ngayong araw. Hindi naman talaga sinasadya, pero matagal ko ng order yun, last week pa. Pero gusto ko nga is yung fresh na strawberry galing Baguio. Kaya naghihintay ako ng ganong katagal. And tama-tama, today, may napanood ako sa TikTok kung paano nga ba ang tamang paraan para linisin ng strawberry. Paano nga ba yung usual na paglinis ng strawberry ng mga nanay nyo? Or paano nyo nga ba hinugasan yung strawberry nyo? So ako, tinanong ko din yung nanay ko, paano nga ba? Ako, nirarun ko lang siya or hinugasan ko lang siya sa running water. At doon na, yun na yun yung hugas ko. Pero, may nakakaligtaan ka pala kapag sa running water mo lang hinuhugasan ng mga strawberries mo. At titingnan nga natin kung totoo yun. So, nakita ko nga yun sa TikTok. So, nung una hindi ako naniniwala. Pero, ang dami kong napanood na same video about doon. And sabi ko, hala, baka totoo. So, kailangan gawin ko. Kaya today, papakita ko sa inyo kung totoo ba, kung tama ba ang way ng paghugas ng strawberry. So, meron siyang ginamit. So, una, kailangan mo lang ng bowl, cold water, asin or salt, and vinegar. So, meron ako ditong bowl of water, cold water. So, nakikita nyo naman. Ayan. Meron ako dyang bowl of water. And then, nag-prepare din ako ng salt. And suka. So, ang gagawin mo lang daw is, kumuha ka ng bowl of cold water. And then, submerge mo yung strawberries mo dito sa cold water. So, ilagay natin siya isa-isa. And then add salt. So hindi ko ilalagay lahat. Siguro ayan, about ganun lang. And then also a teaspoon lang ng vinegar. Just to clean it lang. So kailangan lang natin i-submerge yung strawberries natin for 5 minutes para lang lumabas na kung ano mang meron sa kanya. Yung mga dirt, yung mga worms na sinasabi nila, and also the soil na meron doon sa strawberry na bagong pitas. So ayan, pakita ko lang ulit sa inyo. Ayan. Hala, hala, may nakikita na ako. Hala. Wala bang 5 minutes pero may nakikita na ako. Wait, pakita ko sa inyo. Try natin kung makikita sa camera, pero nakikita nyo ba yun? Ayun o. Shucks! Meron nga. Wait. So, maghintay pa rin tayo ng 5 minutes. So, ang oras ngayon na 11:46. So, balik ako ng 51. Balikan natin siya ng 11:51. Guys, may nakita akong bug. Ayun, look, ito. Ayan, kumakalaw-kalaw pa siya. Lang. Bakit ay mag-focus? Mag-focus ka. Wala ay mag-focus. Ayan, tingnan nyo. Ew! Buhay na buhay siya. Teka lang, mamatay ka na. Mamatay ka na yan dyan. So, yan na nga guys. It's been 5 minutes nung binabad natin yung strawberries sa water na may salt. Hinugasan ko lang itong lalagyanan kanina. So, yan, malinis na. Hinugasan ko lang siya. And then, i-transfer na natin yung strawberries dito para makita natin kung ano na ba yung itsura ng tubig na ginawa natin kanina. So, yan yung strawberry. So, hindi ko pa siya kinukuha. Tanggalin na natin siya dun sa water. So, ito, lilipat lang natin siya. Transfer natin siya dito.
transfer natin siya dito. Last one. So ayan na guys, ito na yung binabad nating strawberries. So ngayon, may suka pa siya, pero sabi dun sa video, hugasan siya sa running water for 3 minutes para mawala yung lasa niya or yung amoy niya, pero hindi naman daw maglalasa yung vinegar sa kanya. So yun yung sabi. So mamaya hugasan natin siya for 3 minutes and then itry natin. Pero ito yung mahalaga sa video na to guys. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kadumi yung tubig na pinagbabaran. Kita ba? Ayan. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Kung gaano kadumi yung tubig. Ganyang kadumi. Guys, ganyang kadumi yung strawberries. Kita nyo yan? Ganun kadumi yung strawberries. Well, wala naman akong sinasabi na huwag kayong bumili ng strawberries. Ang sinasabi lang naman natin sa video na to ay kung paano ba ang tamang paglinis sa mga strawberries. So nakita nyo kung gaano kadumi at kung gaano ka-brown yan? So ngayon, alam niyo na kung paano linisin ng strawberries. At alam ko na rin kung paano linisin ng strawberries. Paborito ko pa rin naman ng strawberries. Walang magbabago. Pero yun nga, ganyan nga kadumi talaga, no? Sige. So, hugasan ko muna yung strawberries sa running water for 3 minutes. Tapos balik ako para itry siya kung naglalasa ba yung suka or maglalasa bang maalat yung strawberries. So, yan nga. I'm back. At nahugasan ko na yung strawberries natin for 3 minutes sa running water. So, hindi ko na napansin kung Hindi ko na actually napansin kung meron pa pang mga dumi doon sa running water. Kasi nga running water. Pero, ayan. So, wala na. Hindi na siya amoy suka. Katulad kanina, amoy kasi suka talaga. Pero ngayon, amoy strawberry na ulit siya. And, bango niya. So, ayan. Nakita niyo naman. So, actually, kaya ko pala siya nilagyan ng suka. May nakita din kasi akong isa pang video na sabi niya doon, kapag nilagyan mo ng suka, yung strawberries na pag hinugasan mo siya is mas maglalas siya ng matagal sa ref. So, iyon. Kaya nilagyan ko siya kasi wala namang ganong mahilig sa amin kundi ako lang at yung nanay ko kumakain. Pero, iyan nga. Iyan. So, yan ang strawberry natin at itry na natin siya. Excited ako. So, yun na nga, guys. So, imagine kung paano mo hugasan yung strawberry mo, binadadaanan mo lang siya sa running water. And kung ano yung makukuha mong dirt kapag ano yung ginawa mong process ng paglilinis sa kanya. Madali lang naman siya eh. Kailangan mo lang ng asin, ng malamig na tubig, at ng konting suka para marinis siya ng tama. Kaya yun na nga, guys. That's it for my vlog today. If you like this video, please give this a thumbs up. Subscribe if hindi ka pa nakasubscribe para mapanood mo mga susunod ko pang vlog, tips, reviews sa aking channel. And that's it for my vlog today. Keep safe. Bye!